Boss, maraming salamat sa umagang ito. Kami pinagtipon-tipon, kami niyo'y sinama, Panginoon, sa isang simbahan, Panginoon. Dalangin namin na kami patuloy yung patnubayan. Ganyan din po ang mga parating pa lamang. Panginoon, naway ang pangalan mo lamang ang siyang maitanyag dito, Panginoon, sa buong araw na ito. At ang pangalan mo lamang siyang mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, ang title po ng aking devotion is The Unshakable Faith. So, ang aking text is sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18 and 28 to 30. Let me read po sa NASB. This is the word of God. Daniel chapter 3. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the furnace of blazing fire, and he will deliver us out of your hand, O King. Verse 18, but even if he does not, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up. And sa verse 28 to 30, Nebuchadnezzar responded and said, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servant who put their trust in him, violating the king's command and yielded up their bodies so as not to serve or worship any god except their own god. Therefore, I make a decree that any people, nation, or tongue that speak any offensive against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be torn limb from limb and their houses reduced to a rubbish heap, inasmuch as there is no other God who is able to deliver in this way. Verse 30, then the king caused Shadrach, Meshach, and Abednego to prosper in the province of Babylon. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. So, konting background lang o summary ng kwento na to na kung saan si Haring Nebuchadnezzar, ang pinakanamumuno sa Babylonia ng panahong iyon, ay nagpagawa ng rebulto na pagsasambahan nila. Kung saan iniutos ng Haring Nebuchadnezzar na lahat kailangan sumamba sa ginawa nilang rebulto. At ang hindi sumamba dito ay parurusahan. Ang hindi sumamba dito ay itatapon doon sa nagliliyab, nagniningas na apoy. So lahat kailangan sumamba. So meron tatlo itong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Yung hindi sumamba doon sa ginawang rebulto, yung golden, na ginawa ng Haring Nebuchadnezzar. So, ayun yung kinagalit ng hari. Na kung saan, dali-dali niyang pinatawag yung tatlo at sinabi na kung hindi kayo sasamba sa ginawa kong rebulto is tatapong ko kayo doon sa nagliliyab na apoy. So, ang naging response ng tatlo is sabi nila, kung mangyayari ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay maligtas sila sa hurno ng apoy, ay ililigtas niya kami sa iyong kamay, doon sa kamay ng hari. Ngunit, kung hindi yun yung kalooban, kung hindi yun yung dapat, kung hindi man, is dapat mong malaman na hindi kami sasamba sa rebultong ginto na iyong itinayo. So yun, yung response ng tatlo na kung kalooban man ng Diyos na kami mahulog doon sa nagliliyab na apoy, mapangyari na iligtas kami ng Diyos sa kamay ng hari.
And to make the long story short, ayun nga, is merong nakakita yung hinulog na yung tatlo doon sa nagliliyab na apoy. Merong nakakita na tatlo lang sila, tapos naging apat. Tapos sinireport doon kay Haring Nebuchadnezzar. Tapos nakita niya na hindi sila na, natunaw o hindi sila napaso man lang. Buo pa rin sila, maayos, okay. Tapos doon niya nakita ni Haring Nebuchadnezzar yung pagsamba. Sinamba ni Haring Nebuchadnezzar yung Diyos na sinasambahan ni ng tatlong magkakaibigang sina Shadrach, Meshach at Abednego. So yun, anong makikita natin dun sa kwento ng tatlong magkakaibigan? Unang-una sa lahat, yung makikita natin dito is yung paninindigan nila. Yung matibay na paninindigan nila doon na hindi sumamba sa ginawang rebulto. Kung paanong hindi sila hesitant sa kanilang pagsagot sa hari. Alam nila ang kanilang sinasabi at alam nila ang kanilang kinatatayuan. Alam nila yung kinakatayuan nilang pananampalataya. So kung gaano, kung gaano kalinaw ang kanilang sagot sa hari na kung loloobin ng Diyos na iligtas kami sa kamay mo o sa hari, ay ililigtas kami. Ngunit kung hindi man, hindi kami sasamba o magpapatira pa sa rebulto mo. So pagpapakita ito ng matibay at malinaw na pananampalatayang kinatatayuan. So ang tanong, bilang isang mananampalataya, tayo ba ay may paninindigan sa ating pananampalataya na kinatatayuan? O baka naman, kung ano lang inoffer ng mundo, is yun lang yung gagawin natin. Is yun yung gagawin natin. So, huwag tayong mabulag. Huwag tayong magbulag-bulagan. Ang mundo'y palala ng palala. Pasama ng pasama. Let's stand for our faith that we hold. Manindigan tayo dun sa ating pananampalatayang ating tinatayuan. So pangalawa, anong makikita natin dun sa istorya ng tatlong magkakaibigan? Pangalawa dito is yung integrity o yung katapatan na ginagawa yung tama sa paningin ng Diyos. So ipinapakita ng magkakaibigan ang katapatan o integridad sa bawat isa. At syempre, lalong-lalo sa ipinakita nila ang kanilang katapatan sa Diyos. And ang at alam natin, no? Alam naman natin na maraming nagpakita ng katapatan o integridad. Maraming karakter sa Bible na nagpakita ng kanilang integridad. Unang-una dito, si Joseph. Kung paanong ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Nakulong dahil sa napagbintangang ginahasa ng Gahasa. Pero tapat ang Diyos. At sa pagiging tapat ni Joseph, niligtas siya ng Diyos at pinagyaman. So pangalawa, si Daniel, o di na tayo lalayo. Ito, mga kaibigan ni Daniel, sila Shadrach, Meshach, at Abednego. Noon saan, si Daniel is tumanggi din sa pagsamba sa rebulto na ginawa ni Nebuchadnezzar. At isa rin sa tinatanggi niya yung pagkain sa hari o pag-inom kasama ng hari. Pero even yung cost nito is yung kamatayan, no? But he is still faithful, no? Naging tapat sila sa ginawa pa rin nila yung tama sa paningin ng Diyos. So, last dito, yung si Christ. Huwag na tayong lumayo. Ito, si Christ. Ang pinaka-perfect example ng integrity, yung integridad, yung katapatan. Walang dungis, walang kasalanan, at nanatiling gumawa ng mabuti hanggang sa kanyang kamatayan. So, kamusta ang ating integridad?
sa school, sa ating bahay, sa ating trabaho, saan man lugar tayo naroroon. Ginagawa ba natin yung tama sa paningin ng Diyos? O nagiging tapat ba tayo sa ating pinananampalatayaan? At sa ating pinaninindigan. So kasabay ng integrity, ng katapatan, syempre, yung integrity involves consistency. Yung integridad ay kasama ng pagiging consistent. Hindi pwedeng tapat ka ngayon, bukas hindi na. Hindi pwedeng may integridad ka ngayon, bukas wala na. Hindi pwedeng Kristiyano ka sa simbahan, paglabas, eh unbeliever ka na. Hindi pwede yun. Kaya kailangan natin ng pagiging consistent sa ating kinatatayuan at pinaninindigan. Kasi dalawa lang yan. Ikaw ang ma-impluensyaan mo sila o ikaw ang ma-impluensyaan nila. Which is sobrang pangit yun. Sobrang sama nun na ikaw ang ma-impluensyaan nila. Instead na ikaw ang maka-impluensya sa kanila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So examine ourselves. No? Kung nananatili ba tayong tapat sa salita ng Diyos. So ano yung makikita natin? Yung pangatlo dito is yung katapangan. Yung katapangan dito ay iba. Kasi yung dalawang meaning ng katapangan is yung katapangan, yung unang katapangan meaning is handang harapin yung mga pagsubok, handang harapin yung mga mararanasan. At yung isang meaning ng katapangan dito, ito yung katapangan na matapang lang, no? Humbug lang, mayabang lang. Parang i-define ko sa mayabang. Yun yung katapangan na mayabang ka lang, no? Parang siga. Iba yun. Yung ang katapangan na pinapakita dito is yung katapangan na handa kang mamatay para sa iyong pinaninindigang pananampalataya. Gagawin mo ba yun? Na lahat na lang is pumabor sa makasalanan. Parang ikaw na lang yung stand na ito, yung tama. Mag-stand ka pa rin doon kung kamatayan na yung kapalit. Ayun yung ginawa ng tatlo. And yung katapangan na pinapakita dito is yung ang katapangan ng buong puso na handang nilang maranasan yung pagkasunog sa nagliliyab na apoy. Handa silang mamatay at ito ang katapangan. Handa silang mamatay sa paniniwala, sa kanilang paniniwala at pananampalataya. So sa pagtatapos, so makikita natin yung tatlo. Una dito is yung paninindigan, integridad o yung katapatan. Yung pangatlo dito is yung katapangan. Itong tatlong bagay nito is nag-uugat sa mataas na pagtingin natin sa Diyos, sa mataas na pagkilala natin sa Diyos. Kung paano natin tinitingnan yung Diyos na banal, banal at banal. Doon natin may a-apply yung integridad at yung paninindigan sa ating pananampalataya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa paalala. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kalakasan. Panginoon, kung may mga kakataon na kami nawawalan, Panginoon, ng integridad, katapangan, Panginoon, ng paninindigan, patuloy niyong ibalik, Panginoon, na maging stand up kami, Panginoon, sa aming pinaninindigang pananampalataya. Hindi kami basta-basta nasisway, Panginoon, sa
anumang binibigay ng mundong ito. Panginoon, dalangin po namin na kami patuloy ng gabayan sa napaka gulong mundong ito na halos pasama na ng pasama. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Wait lang po.